Sa mga paps, welcome back. Pasensya na kung medyo paos-paos yung boses natin. dahil siguro sa lamig ng panahon ba? Parang pagi ang video natin. Pero okay lang. Ito ay, ano mga paps? Sakura 733 na USB. Ayan. Bali ito, diretsahan na lang. Diretsahan na pag-vlog ba? Ilang araw ko na itong nirepair talaga. Kasi mahirap na galing sa ibang technician lahat na halos ang kumpunta dito. Bali, pinaparepair ba? Bali, naghatid sa akin nito technician din. So, di daw niya kaya, kaya sinubukan ko. Talagang mahirap. Akala ko bangungot. Isa uli ko na sana mga paps. Itong ito nakikita nyo, bino no, inaano ko. Dumi na kamay ko mga paps. Sorry ha. Pasensya na. So ito. Yan ay 10 ohms na resistor. Watch nyan. 2 watts. 2 watts. At ito yung kapasitor nya. Bali coupling. Filter, yan ay load resistor. Nung dumating ito, hinahang up yan ito. Hinahang up kasi pinalitan, pero di naman kinabit. Nagtaka-taka ako kung bakit. Ngayon, kinabit ko. Tapos, pinatunog ko siya. May ano siya, may kakaiba siyang parang haze. Parang nagdadial ka ng FM. Wish, parang ganon. Parang may frequency na kakaiba. Hindi naman ultrasonic kasi pag sasabing ultrasonic, di natin marinig. Narinig ko eh. Umiinit siya dito. Ito nangangamoy. Pero pinabayaan ko na lang. Kasi madalas mainit naman talaga ito. Pero itong kabila. Kaya ngayon, ang dahilan, na-trace ko yung isa. Isang channel. Akala ko kasi kadalasan sa mga vlog, sa mga vlogger kaibigan natin dito sa YouTube, madalas dito sa preamp tone control yung nagka problema. Pero ito kakaiba talaga. Hinahanap ko to sa ibang mga vlogger, hindi ko nakita. Kaya lalo akong nahirapan, walang tawag doon. Spoon feeding. Joke. Natrace ko yung kabila. Ito, saan ba ito? Ito. Itong may L na channel. Left channel. Ang numero ng isang dito ay C2240. Pero bago yan, bago tayo patuloy dito sa C2240 na yan, kasi hindi na yan C2240. Pinalitan ko muna ito. Iba ito sa ibang design ng Sakura kasi madalas ang Sakura ay ang transistor ay ibang tawag doon. S5551 yun mga paps. Madalas mga ganyan pero ito kakaiba. In-order mo na yung pisa nito kasi wala dito sa lugar namin. Galing sa online, matagal dumating, halos isang linggo. Yeah, lalo ang natatagalan ang pagtatrabaho natin. Tapos, kinabit ko na, mayroon pa rin. Pero, pag tinetest mo siya, ay depekto naman. Depektoso siya. Pero, kinabit ko, parang kunti lang ang ano. Kunti lang diferensya ba? Tapos, mayroon pa rin mga haze. Sabi ko nga, ito tinatanggal ko yung dalawa. Akala ko ganyan pa rin si A970 pa rin kasi singlaki lang eh. Tiningnan ko yung board, si 2240 pala siya. Ibig sabihin NPN ang base nito,
base ano, ang base ay nasa tagiliran, tapos kolektor ito sa gitna, emitter sa dulo. Parang ganito ba yung polarity niya? Ito. Parang common siya. Di katulad ng 2N555 na ang base ay nasa gitna. Bali, para lang siyang normal na transistor. Kaso lang, hindi na common ito sa lugar namin ng nagbibinta nito. Tapos, yun, na-trace ko itong isa. Sira na. Hindi na nagpapansyon yung emitter niya. Kaya, nang pinalit ko ay si 2383. Parang ganito ba? Patay. Yun. Si 2383. Yan ang pinalit ko mga paps. Okay na siya. Problema. Lumipat sa kabila mga paps. So, hindi ko pa to trouble ng kabila. Kasi good naman ito. Ang kakaloko nito mga paps, pag binabias mo siya, bias test, lahat normal talaga. Talaga siyang, ano ba, parang patungo na sa bangungo talaga pag sumusuko ka kaagad. Kaya ngayon, ginmising ako ng madaling araw, mga 3 a.m. Kaya trouble ko to, buti na lang na huli ko itong sa kabila. Tapos ito na naman ang titirahin natin. Bali ngayon, alas 6 na ng umaga. Buti na yung madaling araw mga paps. Payong tek lang ba? Maganda ang madaling araw mag-trouble kasi walang maingay. Ano yung isip po? Malamig. Kaya ngayon, titirahin ko to mga paps. Kasi yung problema nila, parang magkaparehas lang. Pero dito, parang may marinig ka na motor booting sa kabila, ito sa left channel. Ito naman, may haze. Pero parang na rin, ano, aabot sa motor booting ng konti. At tanggalin ko muna ito. Mga paps, tapos ko nang maikabit ito. Itong dalawang to. Yan. Saka ito. Pras ng numero yan. Pero tingnan mo yung circuit na dito. Short ang anong tawag dito? Collector ba to at saka base o collector at saka emitter? Sa kabila yung ano niya. Pin. Basta short dito ano siya. Kakaiba talaga. Pero yan yung design, yan yung design niya sa engineer na yan. Hindi naman tayo engineer. Pero okay din naman. 23, malakas din to. Bale mga paps, kanina pala, ay, hindi kanina, nung nakaraang linggo pa, may ano para siya, yung isang kapasitor, oh, yan, may umbok na, buti may, oh, maalog na rin pala siya mga paps, oh. Dami pa lang siraan ito. Kala ko umbok lang, maalog pa lang pala. At ito mga paps, pakikita ko sa inyo kung paano iti, paano, anong nangyari sa transistor. Pasensya na, makalat ha, makalat. Analog yung gamitin natin kasi huwag nyo lang pansinin yung mga makikita nyong iba dyan. At magpo-focus tayo dito. Parehas lang silang ano man tawag ito? Number. Yan. Si 2240. Parehas lang sila. At parehas lang sila ng lokasyon. Sa channel A at channel B. Ang tester ko ngayon ay naka times 10 ako.
Kasi pag maliit na transistor, times 10 tayo. Tingnan nyo ha. Wow. Yan, medyo okay na. Parang kulang ah. Ayan na, ayan na. Kita nyo na. Tingnan ninyo. Yan mga paps. Uy. Parang tester ko yung problema ah. Yon. Yan nga paps. Pag ganyan, okay yan. Sabihin na lang natin nasa 5. Ito yung 5 oh. Yan yung problema. Yun. Yung emitter niya parang nanghihina na. Yung collector niya ay good naman. Ito yung base eh. Ito yung base. Oh. Base. At ito din isa. Tingnan natin. Ito. Good na good yung ano niya, collector. Yan. Kasi dapat magkaparas lang ya, magkaparas la ng tulin at takbo ng tester dito dito. Pantay ba? Kaya kabit na natin. Testing natin kasi nakabit na. Saksak ko mga paps ha. Ay, oh, nakauna. I-on natin. Nakauna tuloy. Pak. Tahimik ah. Ayun. Delikado iyon. Sa kabila tayo mga pap. Delikado sa ano? Cup right. Ito yung una na ano na
naging okay. Bali, itong channel na ito. Yan. Tapos, dito. Tapos, nung na-okay na, yun naman. Ito na naman yung nagka-problema. Kaya, nung tinesting natin dito, oh. Punutin natin, baka masilip tayo. Baka padami ng padami yung ano, violation. At okay na to mga paps. At payo ko sa mga ka-take natin dyan. Mas maganda mag-repair kung madaling araw. At ganito na lang. Bye-bye.